dito nagtatapos ang ating programa sa oras na ito. Hanggang sa muli, antabayanan ang 8 minutong pagbabalita. Ikaw ako, siya lahat tayo, halin itatak sa ating isipan. Bakuna yating kailangan, tayo nagpabakuna na, dahil buhay mo ay mahalaga. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DOH, DepEd at ng himpilang ito. Radyo Express Balita! Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, lungsod ng Kabuyaw! Ako ang inyong lingkod bayan, Charles Pompang. At ako naman ang inyong kabalitaan, Jasmine Palek. Ito ang Bibo Radyo! Narito na ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Palituntunin ng batas, dapat manaig sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Duterte. Pilipinas, malapit na sa 35 COVID-19 vaccinations. BTS nasungkit ang Artist of the Year sa 2021 American Music Awards. Mga presidential and vice president candidates sumailalim sa drug test. Ito ang Express Balita. Unang-una, bago-bago. Inyong mga radyo. Aluya ng tapat at totoong isyu ng bayan. Sa Kabuyaw, Laguna, mag-aatid sa inyo ng pagbagong balita sa mga sulok ng bansa. Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa detalye naman ng babagang balita, mismong si Pangulong Duterte na ang pumalag sa China sa muling pagsiklab ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa karagdagang detalye, narito si MC Jordan pala. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa China Special Summit kung saan dumalo rin si Chinese President Xi Jinping. Mariing kinundihan ni Pangulong Duterte ang pagharang ng Chinese Coast Guard at pambomba ng water cannons sa mga barko ng Pilipinas. Magdala lamang ng pagkain at iba pang supply sa mga tropa na istasyon sa BRP. Kahit ang Pangulong sigalod sa South China Sea ay isang hamon na hindi basta masusolusyonan gamit ang puwersa. Kaya naman dapat iwasan ang mga mansan, ang ektimidad, maaaring palala ng tensyon sa lugar at magtulungan para sa isulong ang magpayapang resolusyon sa iso alinsunod sa international law. MC Jordan Palanan para sa Express Balita. Samantala, sumailalim sa drug test ang ilang presidential and vice president candidates. Para sa detalye, nakatutok si Radyo Express Charles Pampang. Umugong ang pahayag na sumala sa drug test ang mga kandidato pagkatapos isiwalat ng Pangulo Duterte na may gumagamit ng cocaine. Kaya naman, agdadadag pa drug test ang mga kandidato. Nanguna na si Senator Soto at Lacson sa pagpapa drug test at ito ay negatibo. At sumunod naman sila Bongbong Marcos at Sara Duterte na nagnegatibo rin ang kinalabasan. At sunod ay si Senator Pacquiao, ito naman ay negatibo. Ngunit inamin niyang nasubukan niya ng gumamit ng ilegal na droga, ngunit nung panahon na iyon ay wala siyang buwang at naimpluwensyahan. At ngayon ay alam niya ng mali ito at dapat ngang ikulong ang mga gumagamit nito. Sumunod nagpa-drug test si Mayor Isko at Doc Willie Ong, parehong negatibo sa anumang uri ng droga. At sila Bipi Leni, Robredo, Bongo at De Guzman hindi pa sinasailalim sa pagpapa-drug test, ngunit tanda silang sumailalim ang mga ito. Charles Pampang para sa Express Balita. Sa ibang balita naman, Pilipinas, malapit na sa 35 million COVID-19 vaccinations. Para sa karagdagang balita, narito si Jasmine Palik. Sa usaping bakuna naman, dumating noong 25 ng Nobyembre sa kasalukuyang taon dito sa Pilipinas ang milyon-milyong doses ng Pfizer at AstraZeneca COVID-19 vaccines.
Kaya naman ay marami na ang mababakunahan at sa ngayon nga ay halos 35 milyon na ang fully vaccinated. Sa COVID-19 cases update naman ay nasa 17,796 o 0.6% na lamang ang mga kaso. Ang mga namatay naman ay 47,876 o 1.89% at ang mga gumaling naman ay nasa 2,763,947 o 97.7%. Patuloy na gumaganda ang kondisyon ng ating mga hospital sa Pilipinas at sana ay magpatuloy pa. Jasmine Palek para sa Express Balita. Babalik ang balitaan pagkatapos ng patalastas na ito. Bumoto sa darating na halalan, Mayo 9, 2022. Una, alamin ang iyong voting center at polling precinct sa voters list sa www.comelec.gov.ph. Dalawa, pumila sa holding area ng inyong presinto. Lumapit sa BEI at sabihin ang inyong pangalan at presinto. Pangatlo, hingiin ang balota, folder, marker at bumoto sa voting area. Ipasok ang balota sa vote counting machine or VCM. Ika-apat, kunin ang resibo mula sa VCM at ihulog sa nakatalagang kahon. Panglima, ibalik ang secrecy folder at marker. Magpalagay ng indelible ink sa daliri at lubabas ng presinto. Sa tamang pagboto natin, makakamit natin ang tamang kaunlaran ng ating bansa. Kaya dapat iboto natin ang tama at nasa puso natin. Racho Express Balita. Oras, 6:00 ng umaga. Balik sa mga balita. BTS, nasungkit ang Artist of the Year sa 2021 sa American Music Awards. Para sa karagdagang detalye, nakatutok si Radyo Express Cristel Ramirez. Nagtagumpay ang BTS bilang Artist of the Year 2021 American Music Award. Tinalo nila ang iba pang mga artista na nominado at pinatunayan din ng BTS na sila rin ang big winner ng gabing pangalanan sila bilang favorite pop group. Kaya naman, laking tuwa nila at ng mga taong humahanga sa kanila. Malaking pasasalamat din ang ipinahatid nila sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila. Cristel Bea Ramirez para sa Express Balita. Mula sa buong pwersa ng Bibo Radyo, yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako si Charles Pampang. At ako naman si Jasmine Palek. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw.